Ayun, welcome back to my channel. This is Romson again for another tutorial. In this video, matututunan mo itong best video editing app 2021. Bago lang siya. Last year lang siya na-release. And alam naman natin na mahirap yung walang laptop sa pag-edit. So, lahat tayo is cellphone na yung ginagamit. So, in this channel, puro mobile editing ang itinuturo natin sa pag-edit ng mga video natin. And I hope makapag-create tayo para makapag-create tayo ng maayos ng mga video. So, itong application na to is na-discover ko and nagustuhan ko siya. Kaya, nire-recommend ko talaga sa iba na gumagamit ito, lalo na yung mga mobile user. Let's see, bibigyan ko lang kayo ng konting introductions about GoCut. Okay? Para maintindihan nyo rin kung ano itong GoCut na to. Kasi ito, hindi po ito partnership or paid partnership sa channel ko o ng GoCut. Ito ay nire-recommend ko lang talaga sa mga YouTubers, sa mga mahilig mag-TikTok, or mahilig mag-vlog, yung mga vloggers na nag-iimpusa pala, mga small YouTubers, lalo na sa community ko. Matiyag ang YouTuber. Ayun. Kung hindi mo pa nati-discover ito, subukan mo na to. Okay? So, ano ba yung GoCut? GoCut Glowing Video Editor is a best glowing neon brush video editor app. Okay? Makakapag-draw ka ng scribble, animation, and angle wing. Okay? GoCut Editor is the best video effect maker and glowing neon brush video editor. Nice. Like CapCut. With GoCut, anyone can create stunning videos by adding neon brush, neon stickers, neon sign, glowing signs, retro filters, transition, effects, and so on. So, may dito, marami siya talagang powerful toolset. Wow! So, ma-impress mo talaga yung mga manonood sa'yo. Okay? Hindi nila alam is napakasimple lang nung ginawa mo. Akala nila mahirap yung pagka-edit mo. Pero, nandun na talaga sa GoCut yun. Yo. So yun, itong GoCut is nirelease lang siya noong July 14, 2020. Okay? Let's begin. Start na tayo. Ayan. Open mo yung Play Store. Then, or type mo GoCut. GoCut Glowing Video Editor. Yan. Then, install mo siya. After mo ma-install, wait mo lang siya. Okay? After mo siya ma-install, wait mo lang siya. Then, yan, open na natin para makita nyo napakaganda nitong application na to. So yun, makikita mo yung stickers, powerful video, yung mga translation, video effects, yan ang makikita mo. So yun, meron tayong brush. Yan, yes, start editing video. Okay, how to draw a glowing effect, may tutorial video siya. Pwede mo agad siyang matututo ka agad, panoorin mo muna bago ka mag-start para may idea ka na agad kung paano siya gamitin. So yun, sa ngayon hindi mo na ito gagamitin natin tong brush. So start na tayo sa start editing. Okay, click mo lang yung allow. Okay, nandito na tayo sa loob ng GoCut. Ayan, may option siya, video, photo, album. Okay, add mo na tayo ng video clip natin, sample, para makita nyo lahat yan. Pag-aaralan natin yung mga kung paano yung pinipindot, yung basic, this is for beginners na hindi pa alam yung GoCut. Okay, split muna natin para mas madali. Split muna natin, pasensya na, voice over tayo, Tagalog language tayo ngayon dahil marami tayong mga Pilipino na subscribers ngayon. Next one, isa-isahin natin yan. Yung unahin naman natin edit clip. Okay, animation. Okay, una, may position siya. Pwede mo siyang i-edit na ganyan. Position. Yan, up, down. For example, ganyan. Click mo lang yung animation na option na yun. No? Pwede mo siyang ganyan. Yan, pwede mo siyang up. Tingnan natin, check natin kung paano nagpi-play yan. Parang ganyan lang. Yun, nag-animate ka ng video na ganyan. Okay? Next one is, meron tayong option na rotate. Whatever. Gusto mong i-rotate yung video mo.
or yung part ng isang clip mo, gusto mong i-rotate, pwede mo siyang gawin ng ganyan. Okay. Next one, may zoom tayo. Yung isang clip, for example, meron kang part na kailangan mong i-zoom. Okay. Next one, meron tayong volume yan. Volume, syempre napaka-importante na may volume. Okay, pwede natin edit. Then filters, ito yung nagustuhan ko sa GoCut kasi yung pre niya na filters is sulit na. Okay, speed, meron tayong speed. Okay, slow mo, if you want slow mo or gusto mo mas mabilis. Okay, nandiyan meron tayong option. Next one is adjust brightness, pwede mo i-edit yung brightness niya. Okay, then contrast, edit mo siya. Kung buwasan mo yung saturation niya, depends on you kung anong gusto mong. Okay, next one is freeze. Ito yung freeze na isang maganda din sa GoCut. Meron siyang dalawang option, add as overlay, add as a clip. Umpisa natin sa add overlay ito. Tingnan natin kung paano siya nag-work. Okay, ganyan siya. Then play natin kung paano siya na-i-add sa video mo. Ganyan lang siya, yung add overlay na freeze. Okay, next one, gagawin naman natin yung add as a clip, kung paano siya nag-work, add as a clip. Okay, add as a clip ito, try natin siya, add as a clip. Okay, na-add natin, then try natin, i-play natin siya. Yan, nakita mo, nag-stop yung video, then nag-play siya ulit, yun yung freeze. Okay, next one is next natin is yun, next natin is reverse. Yun ang isa sa nagustuhan ko din sa GoCut kasi may reverse option siya. Okay, pwede mo i-reverse yung video mo. Okay, ganda siya kasi yung iba walang reverse option. So next one is transform, may mirror, flip, rotate, flip. Okay, nasa sa'yo na kung anong gusto mo dyan. Then meron tayong delete and duplicate option, syempre hindi mo mawala yan. So yun, tapos na tayo dito sa edit clip option. Balik tayo dun sa pinakang main option talaga ng ating application na to. Next one is stickers. Okay, dahil tapos na tayo sa edit clip stickers, yan ang kagandahan dyan, meron na siyang pre-stickers na pwede mong gamitin tulad nito. Okay, meron flow, decoration, face. Okay, napakaganda nito, napaka powerful ng app na to. Okay, nature, depende, try natin to i-add tong nature na to. Okay, kung gusto mo maglagay ng ganyan, mayroon kang okay, yan ganyan siya. Let's see, play natin. Yan, may pa blink ka pa, di ba, dahil medyo gusto mo nang may mga design na ganyan. Then ito, try natin to i-animate to. Itong face na ito. Then ganito lang siya mag-add ng i-animate mo para makasunod siya sa move nung object or nung person. Yan. Okay? Click mo lang yan, yung animate option na yun, no? Then i-move mo lang siya kung nasaan yung person na yun. Then susunod na siya. Okay. Yun. Next one is brush. Yan, ito. Ito yung pinaka nagustuhan ko talaga din. Yung meron siyang brush option na paglagay ng mga glowing effect. Yan. Ganyan lang yan. Ganyan lang siya. Yan. Kung hanggang kailan mo gano'ng ka haba nag-appear sa video mo. Yan siya. So hanggang sa matapos siya. Let's see kung anong magiging output nitong ginawa ko. Okay, ganyan lang siya. Then yan. Okay, play natin to, ha. Try natin. Oh, yun. Nakita nyo? Ganyan siya. Sa dami kong nilagay, pero yun lang talaga nag-appear. Diba? Next one is ito, VFX. Marami siya. Hat, neon line, neon echo, neon output, di ba? Mas maganda kapag naka-pro ka kasi marami siyang option na pwede mong gamitin. Okay? Hot, neon line. Ayan. Try natin to.
For example, this. Just press and hold lang, guys. Press and hold lang para ma-add mo siya sa video mo. Yan, press and hold lang. Try natin yung mga iba dito. Okay. Like this. Okay, press and hold lang. Yan, ganyan siya. Ang dami niya. Talagang daming option niya. Next one is, kung gusto mo mag-add ng music, ito na siya. Okay? Add tayo ng music. Meron siyang music na online. Pwede mo siyang i-download siya. Then, sa device mo, kung gusto mo gamitin yung nasa device mo, pwede mo siyang gamitin. Okay, yan. Try natin to. Itong i-add ko. Yan, okay? Next one. Okay, meron siyang option sa music. Ikaw nung gusto mo, paid in, paid out. Okay, maglagay ka ng marker sa music. Okay. Next one is yung text. Siyempre, hindi mawawala yung text. Need natin, maglagay din tayo yung text sa mga video natin. So, sa text, meron siyang option din sa text. Okay, pwede mong i-animate yung text, yung fonts, diba, yung color, diba, yung pwede ka maglagay ng stroke, diba, then any color you want, andyan na siya. Then shadow, pwede mo lagyan ng shadow. Okay, pwede mo duplicate and delete. Yan yung mga options sa text. Next one is pasensya na guys kung medyo maingay ng konti dahil medyo may mga manok tayo sa kilid-kilid, diba? Next one is overlay. Gusto mo mag-add ng green screen. Yan ang isa sa mga dapat meron ng powerful ang isang application kapag add tayo ng green screen. So yun, at ang isa na gustuhan ko dito, pwede kang mag-add ng green screen at meron siyang option na chroma key. Yan, chroma key. For example, like gusto mo magpa-subscribe, please subscribe this my channel, ganyan. Maglagay ka ng subscribe button, then naka-green screen, ayan na siya. Wala na yung green screen, chroma key niya. Dahil meron din siyang chroma key. Next one is, syempre, add muna tayo ng isa pang video clip para about sa transition. For example, syempre, kailangan natin ng mga transition sa mga video natin. Ito din ang kagandahan dito, may mayroon na siyang pre-transition na pwede mong gamitin. Pero try ko natin kung pag maglalagay tayo ng sarili natin transition. Ito guys, kung gusto mo to, if you want this mga transition ko, pwede mo tong makuha. Just comment down below, just type I want transition. Yan lang, i-type mo, then ibibigay ko sa ito itong pack na to sa Instagram. Okay, message mo ako sa Instagram para makuha mo to lahat. Ito mga transition na to. Yan. Then, yan. Pwede mo siyang enable mo lang yung chroma key niya. Yan. Okay. Then, adjust. Pwede mo siyang adjust. Okay, adjust mo lang. Para hindi ka, yan. Pwede yung doon na sa video. Okay, and then kung may transition talaga tayo dito sa GoCut, yun ang gagamitin natin, split muna tayo. Ayan yung transition nya sa GoCut. May zoom, some transition, geometric transition, 3D spin transition, glitch transition. Okay, split muna tayo para malagyan natin lahat ng transition. Titingnan natin kung okay, add tayo ng yan siya. Yung karamihan is pro. Okay. Kapag naka-pro. Pero okay na yun. Okay na ako dun sa pre. Okay, yan. Paano siya nag-work in transition. Meron pa siyang effect na pag ganyan. Diba? Pag nag-transition ka. Next one. Is ito. Pagpalagay ito ang zoom. Okay. Let's play. Okay, tingnan natin. Yun. Ayun siya. Ganun siya nag-work. And tapos na tayo sa tutorial na to. Export na natin. Ganun lang siya kadali.
hindi mo na kailangan ng editing skill, kailangan mo lang talaga makita kung ano yung mga dapat pindutin, ano yung mga dapat na kailangan mong malaman. Okay, ang kagandahan dito, pwede mo na siyang i-direct sa TikTok mo, Facebook, Instagram mo, lahat ng social media accounts mo. Okay, no need ng maraming skills dito or magaling ka mag-edit o hindi man, explore mo lang to. And then guys, kung nagustuhan mo tong video na to, mag-like ka dyan and mag-comment ka sa baba kung ano yung natutunan mo and ano pa yung gusto mo makita sa susunod na video. And kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na and make sure na naka-notify ka para lagi kang updated sa mga susunod nating video para hindi mo siya ma-miss. Okay? Para kasi lahat ng i-upload ko is makakatulong sa ginagawa mo, sa journey mo as a YouTuber, as a vlogger. Okay? Kung ano man yung content mo, this channel is dedicated sa lahat ng mga nag-uumpisa pala. And yun, hanggang dito na lang. Salamat. To God be the glory. Bye. God bless.